Ito na po ang laluto natin ngayon na ating palitaw. So ayan, napaka-yummy, napaka-colorful at napaka-successful ng ating ginawa na nag-innovate lang tayo ng ating kayuran kasi wala nga tayong kayuran. So sa mga hindi po ito alam ang aking paraan, pwedeng-pwede nyo pong gayahin. Okay? So sana panoorin nyo ang video hanggang sa dulo para malaman nyo kung ano talaga yung aking ginawa at aking ginamit. Okay? Simulan na natin to. Hello guys! This is Kakay Sato again. Back to our Kusina Kay and sa Kay Siyahan. And for today's video, dito tayo sa ating kusina. Pagpasensya nyo na yung ating kusina. Medyo magulo kasi medyo may kalakihan, di ba? So, luto tayo ng, alam nyo ba? Nahulaan nyo ba kung anong lulutuin ko ngayon gamit itong nyog na to? So, gagamitin natin itong nyog para sa ating lulutuin today. And bago ang lahat, kailangan nating tanggalin yung tubig at saka yung laman. So, para mapakinabangan natin kasi nga napakamahal nga dito. So, matagal ko na itong gustong lutuin, pero hindi nga ako makakita ng ganito nyog. So, sana magiging successful tayo ngayon kasi matagal-tagal na itong project. Okay? So, samahan niyo po ako sa ating gagawin today. So, bago ang lahat, again, sabi ko nga, sisip-sipin muna natin ang ating tubig para masaya. Okay? So, habang sinisip-sip ko ito, sana mag-subscribe kayo sa akong channel, Kakay Sato po sa Kay Siyahan. Okay? Okay guys, so we are back and para sa ating lulutuin today ay nagamit itong nyog ay palitaw. So, gagawin natin ito ngayon kasi matagal ko nang hindi ito nakain dito at saka mahirap siya gawin kasi nga wala tayong masyadong nyog dito. So ngayon na nakakita tayo ng nyog, try natin pero wala pa rin tayong kayuran, ang gamitin lang natin ang grater. So, try natin kung mag-workout. Sana naman, para hindi tayo pumalpak. So, para sa ating mga ingredients, again, meron tayong nyog, nakakayuri natin mamaya. And then, meron tayong peanuts na dudurugin din natin. And, meron tayong sesame seeds or linga para sa ating coating mamaya na kasama yung peanut at saka sugar. So, black ang gagamitin natin para mas ma-color. Huwag niyo nang pansinin yung mga nakasulat dyan kasi hindi talaga natin yan mabasa. And, ito yung ating glutinous rice. So, try natin yung gamitin. So, again, huwag niyo nang pansinin ang mga nakasulat dyan. And then, meron tayong sugar. So, para sa ating coating mamaya. Okay, so, samahan niyo po ako at umpisahan na natin ito. Biyakin natin ito at saka kayurin. Okay? Okay, so, nabiyak na po natin yung ating nyog. Pero, 48 years guys, bago natin mabiyak kasi nga ang tigas at saka wala tayong mga gamit dito na para yung kagaya sa probinsya na kaya nating isang ganun lang, wala. So, kailangan pa natin gamitan ng martilyo. So, ito finally, nabiyak na. Ayan. So, ito po ang ating nyog. Di ba? Ang saya ng ating nyog at ano siya? Talagang nyog na nyog. Okay, so
Malapit na po akong matapos dito sa isang half ng bao. Ayan, struggle is real. Ito, wala mang guntay lugit diri guys, no? Sa kuan, sa dikaw, pero sa probinsya. O, ayan, natanggal ko na. So, struggle is real. So, pakita ko sa inyo para sa mga kagaya sa akin na ano na wala sa Pilipinas kung gustong magluto nito at meron kayong ma-provide na makitang niyog. So, ganito lang ang gagawin. So, para i-share ko din sa inyo kung paano ko ginawa na mag ano ng niyog. So, tanggalin natin tong mga brown kasi hindi ito maganda mamaya sa ating pag nilagay natin. So, kailangan natin siyang tanggalin. Okay, so nahugasan na natin yung ating nyog. Okay, anhuin lang natin ng, punasan lang natin ng paper towel para hindi naman basa pag generate natin. Try natin kung magiging pwede ba yung ating grater. Okay, eto na po yung ating grater. Try natin. So, sa mga walang kayuran na available sa inyong mga lugar dyan, hindi po problema ang kayuran. So, kung may grater kayo, yun na ang gagamitin nyo para sa ating pagkayod ng nyog. So, at makakagawa na kayo na para na rin kinayod ng yung traditional na kayuran. So, ayan. Ito na po ang ating ating napaka-successful na ano na experiment. Ito lang pala ang paraan. So sana gayahin niyo rin ang aking ginawa kasi para makagawa rin kayo ng palitaw na kagaya ko. Okay? Guys, yung ating na grate na nyog. So, ito po yung kalahating bao ng nyog. So, di ba? Effective at talagang pwede siyang gawin sa grater kahit wala kayong kudkuran ba sa Bisaya o Kayuran. So, itabi na natin to. Ayan. Ito na naman tayo sa ating peanuts. So, tinang anuhin na naman natin yan. Dudurugin. So, ilagay lang natin sa ziplock kasi medyo makapal-kapal yung ziplock. At diyan natin siya i-press. So, ganon. Ayan, ganon lang po. Thank you.
So ngayon, at natapos na nating durugin yung ating mani at i-grate yung ating nyog. So, it's about time na pagsamasamahin natin ang ating nyog, ang dinurog na mani, sugar at saka yung sesame seeds para sa ating coating sa ating palitaw. Okay? So, depende na po sa inyo kung gaano karami ang inyong pagsamasamahin ng mga ingredients kasi wala naman po yung ano, hindi naman po kailangan ng exact measurement, depende na po sa inyo. Okay? Pagkatapos nating i-mix yung ating coating, ang atin namang i-prepare ang ating glutinous rice. Gagamitan natin ngayon ng 1 cup para sa ating luto today, okay? So, i-prepare lang po natin siya at sundan nyo lang po yung aking ipapakita sa inyo, okay? Okay guys, so kumulo na po yung ating tubig. So itong ating binibilog-bilog na glutinous rice, ito po ang gagawin natin, ipipress lang natin siya. Ganyan, ipipress para magiging, yan, maging malapad, yan. Yan. So, press natin. At saka, yan, ano na siya, malapad na siya. At saka natin siya ilalagay sa ating water. So, pag umangat siya, ibig sabihin, yun ay luto na. Kaya tinawag siyang palitaw. Kasi pag lumutang na, luto na siya. So, antayin natin siyang lumutang. Okay?
lumutang na siya, guys. O, di ba? Yan, ibig sabihin, ayan. Yan, luto na siya kasi lumutang na po siya. So, kaya tawag niya palitaw. So, yan na po. So, ito na po ang ating first na nagawa. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ilalagay natin to dito diretso sa ating na-prepare na ating ayan, dito natin siya i-dreads, dito natin ilalagay. Ayan. Tapos ganyan. Yung ano natin. So, ito po ang ating palitaw. So guys, we are down to 2. So last 2 na po natin na ilalagay ito. May tip pala ako sa inyo guys. Pag nag-flatten kayo ng inyong mga balls, so okay, ganito kalaki guys, okay na siya, tapos ganyan kalapad, okay na siya. Huwag niyong masyadong nipisin kasi pag nilunod niyo siya sa boiling water, mag-e-expand siya. So, hindi kailangan na manipis na manipis. Ayan. Yan po ang sikreto. Huwag masyadong manipis kasi pag masyadong manipis, pag hinango mo siya, manipis na masyado kasi medyo kapalan nyo ng konti yung nyo, ganyan. Kasi mag-i-stretch siya guys, mag-i-stretch. Yan, kahit ganyan lang yan siya mamaya pag nag-stretch, pag naluto siya, nag-stretch yan siya. Pakita ko sa inyo kung gaano kalaki siya pag na-stretch mamaya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na lumalaki siya pag naluto na. Okay? So, ayan. So, ito po yun. Ayan. Sobrang laki na niya. Kaya, hindi kailangan ng manipis na manipis pag inano mo. Ayan. So, ang laki na niya. Okay, so, naluto na po natin lahat. At i-dredge na po natin lahat sa ating so ang ginawa ko guys nilagyan ko siya ng paper towel para siya matanggal yung tubig hindi siya masyadong basa. Ayan. So, ayan. So, yun po ang ating ayan. At tapos na po ang ating ginawang palitaw. Ito na po ang napaka-successful nating palitaw
na kahit medyo hinahirapan tayo sa ating pagkayod ng niyog, pero nagawa natin ang paraan. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede talaga kahit wala tayong kayuran na gumawa ng palitaw. Ito na po siya at napakasarap po sa tingin pa lamang at napakasarap. Sana gayahin niyo rin ang ating palitaw recipe for today. So, ito na po ang natapos natin na palitaw. So, ayan, makikita nyo, napakayami ng ating palitaw. So, again, hindi po katapusan ng mundo kung wala tayong kayuran or kudkuran sa Bisaya para gawin yung ating kinayod na nyog. Basta ang importante, may nyog kayo sa inyong lugar, lalo na sa mga nasa ibang bansa. Ito po ay dedicated ko sa mga nasa ibang bansa na hirap na hirap kung paano makapag-produce ng fresh na kinayod na nyog. So, yan po ang struggle ko dito. So, ngayon ko lang ito nagawa sa tagal-tagal ko na dito. Okay? So, sana magustuhan nyo ang ating video. Ito po yung ating palitaw na ginawa ngayon. And this is Kakay Sato sa Kaisiyahan. Sana may natutunan kayo sa aking video for today. And Kakay Sato sa Kaisiyahan, don't forget to subscribe my channel. Click the notification bell para updated kayo sa lahat ng ating video. And thanks for watching, everyone. Bye-bye!